Magandang umaga po. I'm Nurse Faith and I will be attending you today. Ano pong pangalan ng anak nyo? Tommy po. Ilang taon na po siya? 15 years old na siya. May allergies po ba siya o ibang karamdaman? Wala naman. Nahihirapan po ba siya huminga? Hindi po. May iniinom ba siyang ibang gamot or supplements? Wala rin naman po. Kailan po nagsimula yung seizure ni Tommy? Nagsimula yun nung natamaan siya sa ulo nung bola, nung naglalaro sila. Nagkaroon siya ng head injury nun. Akala namin okay na siya, pero bigla na lang siya nag-seizure sa bahay. And ever since nun, nagkakaroon na siya ng seizures? Opo, unang time lang namin siyang nakita ng seizure. Kaya dinerecho na lang namin siya dito sa ospital. Naresetahan po kayo ni Doc ng Phenobarbital. So, bale, nakakatulong po ito sa pag-control ng seizures. Nire-reduce niya yung excitability ng neurons, kaya nababawasan din yung convulsive activity sa brain. Importante na inumin ito regularly para mabawasan ang seizures si Tommy. Nakalagay din dito na kailangan po niya uminom ng 15 mg na tablet. So, bale, mamaya po, painumin po siya as prescribed. Maiging inumin din ito with liquids such as water, juice, or milk at dapat hindi niya ito manguya. Pwede siyang inumin with or without food, pero kapag sumakit yung tiyan niya, i-intake natin ito with food. Since once a day ito, before bedtime dapat siya painumin kasi may mga side effects na maaring makaapekto sa mga gawain niya sa umaga. Kapag nakalimutan painumin, pwede naman na sa morning basta at least 12 hours before yung due ng evening dose. Meron pong mild side effects ang drug na ito pero mababawasan siya pag nasanay na ang katawan ng bata. Kapag 2 weeks na ang nakalipas tapos nakakaramdam pa rin siya nito or may concerns kayong iba, pwede naman po itawag kay Doc. Pero ibigay pa rin po ang Phenobarbital sa kanya. Usually, nakakaantok ang drug na ito at magiging less alert ng bata kaysa sa normal kaya maigi na sa gabi siya painumin. At dahil dito, hindi mo na siya dapat gumawa ng mga vigorous na activities tulad ng football kasi baka maging disoriented siya in between games or maybe it could lead to some other injuries. Pwede rin siya makadevelop ng konting panginginig o maaaring maapektuhan ng coordination niya. Maaari din na magkaroon siya ng palanakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Itago ang gamot sa pwesto na di naaarawan at room temperature lang dapat. Siguraduhin din natin na huwag ipainom ang gamot niya sa iba. Itapon pag-expired. Itawag niyo po agad kay Doc kapag lumala na ang seizures niya or kapag hindi nakatulad ng dati. O di kaya kapag nagkakaroon na siya ng allergic reaction tulad ng rashes at pangangate, pamamanas ng mukha at labi, pagkakapos ng hininga, ang Phenobarbital kapag matagal na ginagamit, nakakapagresulta po ito ng drug dependency. Kaya dapat hindi ito agad-agad na tinitigil or papalitan ng dosage kapag di pa nako-consult si doktor. Kasi mataas po ang risk nito for withdrawal o baka magkaroon ng seizures ulit si Tommy. Kapag gusto niyo bumili ng ibang gamot or ibang over-the-counter drugs, mag-consult po muna tayo kay doktor. Ito ang mga dapat gawin kapag nagkaroon ng episode si Tommy. Una, wag po tayo magpanic. Bantayan lang siya at simula ng orasan ang kanyang seizure. Dapat safe din siya at walang harmful objects na nakasagabal sa kanyang paligid. Patagilin rin natin ang kanyang katawan para di siya mahirapan makahinga at maglagay ng malambot na pang-support sa kanyang ulo para di niya ma-injure ang kanyang sarili. Huwag lagyan ng kahit ano sa kanyang bibig tulad ng tubig, gamot o kaya pagkain. At huwag din siya pipigilan habang nag-seizure siya. Bantayan lang siya hanggat di pa siya alerto at gising. Mostly matatapos na ang mga seizures ng ilang minuto. Pero kapag 5 minuto na ang nakalipas at di pa rin natatapos, tumawag na sa 911. Bilang isang magulang, ina-encourage din kayo na videohan ang episode si Tommy at ipakita ito sa doktor. Isa itong malaking tulong para mapadali ang pag-monitor ng kanyang seizure. Meron ding available na monitor sheets na pwede niyong fill-upan kapag nagkakaroon siya ng seizures. At ipakita ang mga seizure forms na ito sa doktor for check-ups para mas mapadali ang pagbibigay sa kanya ng medical care. Nakalagay ang mga seizure forms ito sa link sa description box below.